Sa pinakahuling datos nga po na inilabas ng National COVID-19 Vaccination Dashboard para po sa National Capital Region, ang nakapag-first dose pa lamang ng bakuna ay 9,804,014. First dose pa lamang po, 9.8 million sa Metro Manila. Sa ilalim po ng department order na inilabas ng Department of Transportation, noong pong Enero 11, na sinundan kaagad ng kaukulang memorandum circular naman ng LTFRB noong pong Enero 12, nangangahulugan na ang mga taong ito na bumibilang po sa 9.8 million sa Metro Manila ay hindi papayagang makasakay ng alinmang public transportation sa loob, palabas at parating ng Metro Manila habang nasa ilalim po ng Alert Level 3 ang rehiyon. Sila'y sakop ng tinaguriang No Vaccine, No Ride Policy. Ngunit, ayon din po naman sa parehong kautusan mula sa DOTR at LTFRB, may kaukulang exception sa polisiya. Una, para sa mga taong merong medical condition at hindi maaaring bakunahan na patutunayan po naman ng isang medical certificate. At pangalawa, mga taong bibili ng mga importanteng mga bagay at serbisyo gaya ng food, water, medicine, medical devices, public utilities, energy, work, and medical and dental necessities. Ngunit, kailangan po na ang mga taong ito ay merong barangay health pass o anumang katibayan para patunayan na yun nga ang tanging lakad nila. Kung susundin mo ang order ni Secretary Arthur Tugade at ng LTFRB, lalabas na ang 9.8 million na nakapag-first dose pa lamang o itunuturing na hindi pa nga po fully vaccinated ay hindi papayagan makasakay ng public transportation. At yun nga po ang ibinungang kalituhan nang sinimulan pong ipatupad ng iba't ibang ahensya ang No Vax, No Ride Policy ng DOTR na nagbunga ho naman ng malaking abala lalo na sa mga pangkaraniwang mamamayan at uring manggagawa. Napanood natin at narinig ang iba't ibang sentimiento at hinagpis ng mga nakapag-first dose pa lamang na pinababa ng pampublikong transportasyon at pinauwi na lamang. Hindi ba ito napag-isipang mabuti ni Secretary Arthur Tugade bago niya inilabas ang Department Order 2022-001? Ang order na ito ang siya ring pumigil sa napakaraming mga pasahero ng barko na umuwi nga sana sa mga lalawigan. Atin din pong nakita ho naman kung paano nga po nabilad sa araw at pinagbantaan ng ulan ang mga pamilyang sa labas na po ng Philippine Ports Authority Gate na natili dahil sa hindi nga sila pinapapasok sa loob ng pantalan bilang pagtupad ng PPA na nasa ilalim po ng DOTR sa kautusan na ito ni Mr. Tugade. Ang sigaw po ng mga nakapag-first dose na ng bakuna, bakit ayaw nyo kaming pasakayin gayong sumusunod na naman kami sa gusto ng gobyerno na magpabakuna? Sinimulan pong ipatupad ang order noong pong Lunes, Enero 17. At nagkaroon nga po ng hulihan at pagpapababa sa mga pasahero noong Martes hanggang Miyerkules. At dahil nga lumilikha na po ng matinding ingay at oposisyon ang order na ito ng DOTR, pumayag na ang kagawaran na pasakayin ang mga stranded na pasahero ng barko pauwi ng kanilang mga probinsya. Bagamat ang iba sa mga ito'y napilitang magpabakuna sa pantalan. Habang si Special Ops Commander Jose Manuel Bonivi ng Interagency Council for Traffic o IAC na siya ho naming nakapanayam ni Chacha nang order nga na ito ng DOTR, noong aming siyang makapanayam, pumayag na rin siya na makasakay ang mga individual na nakakapag-first dose pa lamang ng bakuna. Hindi lang ho natin alam kung ang lahat ba ng nagpapatupad ng order na ito ay pareho ang kaisipan nitong si Bonevi. Naglabas po ng kaukulang press release ang DOTR noong Huwebes at ipinagtatanggol po ang kanilang order na ito. Muling idinidiin na may exceptions naman sa kautusan at ipinapangalandakan nila na ang polisiya ay hindi daw po anti-poor. Mawalang galang lang. Karamihan po sa mga sumasakay ng pampublikong transportasyon ay mga manggagawa at mga pangkaraniwang pong uring manggagawa at Pilipino.
sabihin mo na sila'y nakapaloob doon sa mga exempted. Ngunit katakot-takot na pahirap muna ang kanilang kinakailangang pagdaanan. At kung ikay isang taong sadyang ayaw magpabakuna at araw-araw umaalis para bumili ng iyong pangangailangan, anong uri ng certificate ang iyong dapat nabitbitin galing sa barangay? At hanggang kahapon nga po, wala pang kasulatan na nanggagaling sa DOTR na naglilinaw na ang mga taong nakapag first dose na ho ng bakuna ay malayang makakasakay ng public transport patungo sa kani-kanilang mga destinasyon sa Metro Manila. Wala pa rin. Bahala na po ang mga nagpapatupad. Pero sandali lang, may batas bang nagsasabi na mandatory ang pagpapabakuna laban sa COVID-19? Wala po. Katunayan, sa ilalim po ng RA-11525 o ang COVID-19 Vaccination Program Act of 2021, ang vaccination card ay hindi mandatory requirement para sa pag-aaral, pagtatrabaho at alinmang serbisyo ng gobyerno. Wala din pong isinasaad na compulsory vaccination rule sa Republic Act No. 11332 o ang mandatory reporting of notifiable diseases and health events of public concern. At maging RA o Republic Act No. 11469 o ang Bayanihan to Heal as One Act. Maging ang RA 11494 o Bayanihan to Recover as One Act. Nga lamang po at malinaw na tila lumiliit na nga po ang mundo ng mga taong hindi bakunado o sadyang ayaw magpabakuna dahil sa mga order tulad nga po ng inilabas ng DOTR. At maging mga ordinansa na ngayon po'y nilalabas na ng iba't ibang mga lokal na pamahalaan. Mga order at ordinansa na humihingi po ng kaukulang mga resikitos bago payagan na makalabas ng bahay ang mga taong nabibilang sa ilalim po ng sinasabing exceptions. Ang mga LGU sa Metro Manila ay nagpapataw na po ng kaukulang bayaring multa sa mga lalabag sa kanilang ordinansa. Subalit, kapansin-pansin na may mga LGU na nagpapataw ng napakalaking multa. Gaya ng sa Makati, ang first offense ay 3,000 piso kaagad. Sa Mandaluyong, 3,000 piso kaagad rin. Hanggang 5,000 piso. Eto, sa lungsod naman po ng Mandaluyong, 5,000 piso kaagad. At meron pang kaukulang pagkakakulong. 5,000 pesos or imprisonment of 1 year or both. Pwede kang pagbultahin ng 5,000 at makulong pa ng 1 taon kung gugustuhin ng hukuman. Yaan po ay sa Muntinlupa. Pwede rin pong hanggang 20,000 piso. O kaya po naman ay 50,000 pesos. Depende rin daw ho sa agustuhan ng hukuman. Yan po ay sa lungsod ng Muntinlupa. Uy kay pangkaraniwang manggagawa at doon ka mahuhuli, paano na ang pambayad mo sa multa? Atin pong nauunawaan nga ang agustuhan po ng pamahalaan na kung maari lahat ng Pilipino ay magpabakuna. Ngunit dapat din po nating unawain na ang bawat isa po sa atin ay meron ding karapatan. Karapatan na tumanggi. Lalo na kung ang pinag-uusapan ay ang personal na desisyon sa pangangalaga ng kalusugan. Ito ang realidad. Sa lahat ng panig ng mundo, may mga ayaw magpabakuna. Ang iba nga po nagrarayot na sa iba't ibang mga lugar sa Europa, sa pagkontra po dito. At iba-iba po ang kanilang dahilan. Ang katotohanan ng ito ay dapat tanggapin ng lahat ng gobyerno sa mundo, maging ng WHO. Ang COVID-19 vaccine, anuman ang brand nito, ay itinuturing pang nasa clinical trial stage. Clinical trial stage, meaning experimental. Kaya nga po, Emergency Use Authorization o EUA pa lamang ang permit nito para maiturok sa mga tao. Kaya't may mga tao na ito ang idinadahilan kung bakit ayaw nilang magpabakuna. At dapat po nating unawain ang katwiran nilang ito.
Ako po ay bakunado at nakapagpa-booster na. Ang aking mga anak at mga kasamahan po sa bahay na legal age ay tapos na rin pong bakunahan at nakapagpa-booster na din. Ngayon, na meron pong nilalabas na bakuna para sa mga batang edad 5 hanggang 11. Pasok dito ang edad ng aking mga apo. Mapipilit ko ba ang aking anak na pabakunahan ng aking mga apo ng bakuna kontra COVID-19? Na pareho din pong nasa clinical stage pa lamang? Clinical trial stage pa lamang? Mapipilit ba ng gobyerno ang mga magulang na pabakunahan ang kanilang mga menor de edad na anak? O baka naman kinalaunan, lumawak na ng husto ang sakop ng no vaccine stay-home policy po ng gobyerno. At kahit na nasa alert level 2, ang isang piling lugar ay ipilit na rin nila na tanging mga bakunadong menor de edad lamang ang maaaring makalabas ng bahay? Pag-isipan nyo. Think about it.